ganyan. Tinaktak mo sa plastic tapos matagal siya matuyo. Hindi na purong gasolina yan. Ayan o. Nagmamantika. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be with you all, mga kamatik. Kumusta po kayo? Welcome to my channel. Once again, this is Amir, your Matic Master. Sa video ito ay isa na namang troubleshooting ang ating gagawin, ano? At meron tayong ditong I-40. Ito ay, kumbaga sa Pilipinas ay Elantra. So, limited ito yung mga ganitong I-40. Ang complaint ng customer ay check engine. At paulit-ulit na raw, ano, kahit na dinidelete ay yun, bumabalik pa rin. So, checkin natin kung ano yung problema nito. Mapansin niyo sa cluster natin yan. Yung ilaw na yan, na korting makina, ibig sabihin yan ay nag-i-indicate siya ng, o nagbibigay siya ng warning na it's either yung ating transmission o yung ating makina ay may problema. Kasi ang ECU ng ganitong mga Hyundai ay isa lang, ano, magkasama yung transmission at saka yung makina. Pero silang dalawang wire na magkahiwalay, pero compact sila sa isang ECU. Pagka ganon, para mabilis nating malaman o ma-determine kung ano yung may problema sa transmission at sa makina, ay gagamit tayo ng scanner para mas mabilis. Kasi lahat ng mga sensors, karamihan ng sensor sa makina at sa transmission ay connected siya sa computer. Computer controlled siya, no? So hindi natin basta mahulaan kung ano yung may sira kapag tayo ay walang scanner. So pinakamabilis na paraan talaga ay mag-scan tayo. Meron akong prinipair dito. Ayan. Ito ay, asa na siya? Ayan. Pansin nyo. I40 BF. Okay. So automatic transmission ito. Ano? At dahil i-check engine yung ating problema, yung kinukomplain ng may-ari, ay ito yung chichikin natin, yung engine at saka yung transmission, dahil isa nga yung kanyang ECU, ano. So check natin yan kung saan siya magbibigay ng code at kung ano yung sensor na may diferensya sa kanya. Check natin itong okay. Yan. Unleaded all siya sa gasoline. Yan. Okay. Hindi natin okay ulit. Okay na naman. Puro okay na lang. Okay, pero may problema, ano. So yun, may fault code agad siya sa makina, ano. Ayan. Engine fault code, transmission niya okay. So dito sa baba nakalagay engine P0130. Yung auto na yan, auto sensor circuit bank 1, ibig sabihin niyan ay oxygen sensor bank 1, ano. So active siya, ibig sabihin ay tumutukoy siyang direkta na ang sira nung ating sasakyan ay oxygen sensor bank 1. So bago tayo pumunta dun sa oxygen sensor, ay aalamin natin kung ano yung dahilan kung bakit magkaroon ng trouble yung kanyang oxygen sensor. So may mga steps tayo na gagawin bago tayo direktang magpalit nung pyesa na yan, yung oxygen sensor. Kasi para sa kaalaman ng lahat, ay yung pagto-troubleshoot at yung mga trouble ay mayroon siyang cause and effect, ano. So maaring yung oxygen sensor ay effect lang at meron pa siyang ibang cause. So dapat kapag nagto-troubleshooting tayo para hindi pabalik-balik yung ating problema, ay hinahanap natin yung ugat ng pinanggalingan ng problema, ano. So yun ang susolusyonan natin, saka natin papalitan yung naging epekto niya. Okay? So ganun ko ituturo sa inyo kung paano yung pagto-troubleshoot. So punta tayo dun sa makina at isa-isahin natin ito. Okay? So let's go. So ito yung oxygen sensor niya, bank 1, ano, makamatic. Kung mapansin nyo, hindi na siya nakakabit dito, no. So mukhang ginawa na. Ayan, no. Dapat nakakabit siya rito. Mukhang ginalaw na nila sa labas, ano. So tatanggalin natin 'yan. Titingnan natin kung ano yung kondisyon ng sensor sa loob. Isa sa mga pwedeng panggalingan kung bakit nasisira itong
oxygen sensor. Siyempre, pagka nasira yung mga sensor natin, may dahilan din yan, ano. May mga, may tinatawag tayo na lagi nasa mga sira na cause and effect. So, isa sa mga pinanggagalingan ng ating pagkasira ng sensor dahil ito ay sumasagap ng unburned gas, ano. Isa sa mga dahilan kung bakit unburned gas yung kanyang nasasagap ay dahil sa rich mixture o lean mixture na hinahatid naman itong ating throttle body at saka noong kanyang map sensor, ano. So kapag ka rich mixture siya ay hilaw yung sunog ng ating spark plug. So titingnan din natin yung spark plug. Pag hilaw ang sunog niya, itatapon niya sa exhaust, siyempre hilaw na gasolina, at yun yung nakakapagpasira sa kanya sa oxygen sensor. So titingnan din natin, titingnan natin unang-una itong throttle body kung siya ay kung marumi na, ayan. Kapag marumi na yan, hindi na balanse yung hangin at saka yung gasolina na papasok sa kanya, gawa ng marumi na rin siyempre itong map sensor. So magre-rich mixture siya. Pag nag-rich mixture siya, hindi kayang sunugin ng spark plug natin yung rich mixture. So ang mangyayari, tatapon niya dito sa oxygen sensor. Ito yung unang-unang makakasagap ng kanyang rich mixture. At yun ang magiging dahilan kung bakit umiilaw yung ating check engine, ano. So lahat yan, isa-isahin natin yan kapag tayo ay nagto-troubleshooting. Simula dito sa throttle body, map sensor, spark plug, hanggang doon makarating tayo sa main problem. Okay? So yun ang tips. So gagawin natin ay chichikin natin yung spark plug kung anong kondisyon at chichikin natin ito. So ito naman, lilinisin natin to, tsaka yung map sensor, ano. Okay, so chichikin din natin yung kondisyon ng gasolina niya. Kung wala siyang halong diesel. Okay? So chichikin muna natin yung spark plug. Dito mapapansin natin mga kamatik kapag ka tinagal natin yung spark plug. Bago pa siya, pero kung nakikita nyo yung tips niya, ayan o. Ayan o, nag-iiwan siya ng basa, ano. Ayan. O, nakita niyo siya sa pinagbabaan, o. So, basa siya. Ibig sabihin, pagka ganito, ay dalawang bagay. Two-rich yung mixture niya. Ibig sabihin ng two-rich mixture ay marumi na yung ating throttle body. Ayan, yung throttle body na yan. At saka yung kanyang map sensor ay hindi nakakasukat ng tamang hangin, kaya mas lamang yung kanyang gasolina na binibigay kesa sa hangin, ano. So nagiging rich mixture siya, kaya nagiging ganito yung spark plug niya, basa. Ang pangalawa, mayroong problema ngayon yung unleaded gasoline, yung 91 dito, na may, parang may halo siyang diesel, kaya kahit bago yung spark plug mo ay madaling mapundi dahil hindi niya masunog na gusto yung gasolina. Gawa nung may parang halo nga siya na diesel, ano. Yun ang problema natin ngayon. Diwan ko lang sa ibang mga lugar kung na-experience din niya ito, pero natanong ko sa mga taxi driver na yun nga, na-experience nila na hindi maganda yung 91, ano. Ganyan, oh. Basa siya ng, laging basa ng, ano, lagi siyang basa ng diesel. Nasasabi rin natin na rich mixture ito, pero bakit siya nag-rich mixture? So yun nga, dalawang bagay. It's either marumi na yung kanyang throttle body at saka yung map sensor, kaya hindi makapagbigay ng tamang hangin, ano. Tapos yun yung problema sa gasolina, may halo, ano. So chichikin natin yung gasolina nito, kukuha tayo ng sample dito. Kukuha tayo ng blood sample. Ish, gasolina. Uy. Okay. Teka. Stop. Gipay, isa pa, isa pa.
Tama na, tama na. Dilaw. No. Wala siyang lasa. Ay, sorbol to. Ano taganda to yung yan? Ano to? Ano pagka ganyan, tinaktak mo sa plastic tapos matagal siya matuyo, hindi na purong gasolina yan. Ayan o. Nagmamantika. Ano po? So yan, ganyan yung pag-testing ng gasolina. Kung may halo siya, ano? Makikita nyo na maagad dito. Oh. Hindi na siya green na green. Yellow green na siya, yellow green. Ibig sabihin na may halo na diesel yung ating gasolina. Yan yung isang problema dito ngayon. Kaya nasisira yung spark plug at saka yung oxygen sensor. Nagpo-code. Ayan. Dapat tuyo na yan. Ilang minuto na. Oh. Yan pa rin. Okay. Ang chichikin natin naman ngayon ay yung itong oxygen sensor at saka yung exhaust manifold niya. Bubuksan natin sa baba kung may laman pa siyang catalytic converter doon sa loob, ano, kung bakit siya nag check engine at paulit-ulit yung kanyang check engine kahit burahin mo ay bumabalik pa rin. Okay, so iilalim tayo sa sasakyan para checkin yung catalytic converter. Ito, papalitan na natin itong bank 1 ng oxygen sensor. Ito yung pantanggal natin, ano? Improvise lang to. Ayan. Sakit na 22 na nilagyan ng biak. Ayan, ano. So ito yung condition ng kanyang oxygen sensor, mga kamatik. Talagang palitin na rin siya. Ayan. Punong-puno na siya ng carbon. So sisilipin natin yung butas. Tingnan natin kung may laman pa siyan, kung nandiyan pa yung catalytic converter niya, no. Ito ba? So madilim, ano, pero mukhang wala na siyang laman. Hindi natin masyadong makita eh. So gagawin natin ay doon tayo sa baba. Titingnan natin sa baba, tanggalin natin yung flexible doon. So tanggalin natin itong flexible na ito para masilip natin yung catalytic converter, ano. Tanggalin natin itong mga tornilyo na ito. Sinibi. Ito sa loob. Diyan, luwagan mo. Alis. Yung ano, itong mga tornilyo. Oh. Ayun. Ayan o. Malinis na yung loob ng catalytic niya. Wala nang laman. Dapat may parang bahay ng ano yan. Liguan, ano? Ano yun? Ano yun sa karamihan? Ano yun?
yan, dapat may laman siya sa loob, mga kamatik. Meron siya dapat na parang bahay ng liguan dyan, ang kulay puti. Yan, katulad niya nasa picture natin. Ibig sabihin ito ay pinalinis niya. So pagka ganyan, na walang laman yan, magpapabalik-balik yung ating ilaw ng check engine. Kasi itong ganitong modelo ng Elantra, ayaw niyang pumayag na walang laman na katalitikin dyan sa loob. Walang converter, ano. Kasi yun yung katalitik na yan, yan yung sumusunog ng mga unburned gas. Kung sa diesel ay mayroong EGR, dito naman sa gasolina ay mayroong catalytic converter, ano. So ang gagawin natin dito ay papalitan natin siya ng itong assembly na ito. Catalytic converter assembly, ano, exhaust, mahal ito. Pero kailangan palitan para mawala yung kanyang ilaw. Okay. So yun, maraming salamat ulit sa inyong panonood at sana may natutunan kayo sa video na ito, no? Maraming salamat, till next time, keep safe, God bless everyone, maasalam.